Dili, nako na tuslo na nauna siya na turn on ako. Bulat ta. Unsa imong bisa uli? Si Hawi na sad gani, si Hawi na suko. Sinabihan mo? Un suko. Bakit siya nagalit? Kasi bakit 3 months lang yung binigay? Kailangan siya mag-ano ng working visa, pero kailangan pa niyang bumalik ng Pilipinas. Tinanong ko siya ulit saan. Sabi niya, sige, ako na magdala. Ka guys, thank you for watching. Thank you, Bobo. Thank you. Please like, share, and subscribe. Bye. God bless. Greetings from Germany. Greetings from Germany, from Bosco 1 and Bosco 2. Oh! Hey! Hi guys, welcome back to another vlog. It's me, Oliver Cargas, and yung pagmata, good morning po. Sana na-enjoy po kayo. Nasa mas maayos kayong kalagayan today. And while you are watching this, sana nakapag-smile kayo, di ba? Baba lang po tayo kasi si Harvey po ay nasa ibaba. Makati yung ilong ko. Sabi na nila, kapag makati na yung ilong mo, it means matangos. Dito makati siya sa loob, pero dito lang natin katihin sa labas. Kasi baka magka-allergy ba, magka-infection. Kasi ako kasi kapag mangulangot ako, no. Tapos minsan mangulangot ako, makita ako ni sila Ovid Egbert, sabi pa niya, oh Oliver, marami ka nang nakuha dyan sa loob. Ibinta na natin. So, ninaano talaga ako ng dalawa kasi super matuwa ka na lang, matatawa. So dito tayo sa kitchen. Hi, good morning! Good morning! Ay, nagluto siya. Sabi pa niya, I will do the cooking, I will do the cleaning. Good morning. Kumusta ang tulog mo? Okay ra, ikaw? Kumusta ang tulog mo sa bahay ko? Bahay ko pala. Kumusta ang tulog mo? Hindi tayo natulog kagabi niyo, alas 12. Alas 12 na kami natulog kagabi. Ay, kalubi na kayo natitikan. No, alas 12, no? Oo, alas 12 na. Hatid na alauna. Oo. Ay! Sabi mo, nagaling kay aloe vera? Kasi... Kaya pala sabi ko kahapon ba, sabi ko nga, ano, meron talaga ako nakalimutan na ibigay kay Harvey ba? Kaya paparating, ano, pabalik-balik ako sa, ano ko, sa toilet. Oh. Yun pala yung aloe vera na gusto mo. Kasi gusto niya aloe vera yung buhay, na marami kasi akong maraming maliliit ba, itanim niya dito. Pero sorry, yun pala nakalimutan ko, Harvey. Kaya, malimot mo yun kasi, Kiki. Napiksat yung oil ba akong ibutangan? Hindi ka katulan? Ha? Hindi makate? Kasi ako naglagay ko niyan yung aloe vera talaga, makate. Oh. Yung fresh talaga? Oh. Lang, makate sa akin, naglagay ko ng aloe vera dati kasi sabi nga nakakinis daw, nakaka... Yung gel pa. Oh, gel, oh nga. Makate man. May isang mga... Magtagad ka kasi din, bayan niyo mo para mawala ang katul taste. Ay, so makate talaga siya? Oh, normal yun? Oo, oh, katul. Ah, normal pala yun kasi after mga 1 minute or 2 minutes, makate man. Ah, ginanong ko agad sa tubig. Dapat mag-dry siya para... Ah, ganun pala siya. Why you didn't tell me? Ano na luto mo? Is ganda mo siya. Is ganda daw. Ano na luto mo? Ha? Ikaw nagbulag? Oh! Tulungan kita? Yan yeah, no. Dali lang. Ito, Tion? Wala na. Ako nang gikon, napagong gani. Napagong? Nagkuan ko. Usa na? Ako naman nag-imig sa tayo. Asa pero Tony mo ka? Ako naliluto. Wala, gula, dayon. Sa parang ganahan. Eh, initin na itong sultan kahapon. Initin natin yung... What do you want? Uh-oh. Ay, daghan, ganahan. Kusay kung ganahan pa, Pilipino o pang German? Pang Pilipino, because Pinoy ako, Pinoy tayo. Okay. Sabi lang, kanina na omelette pagbasa. Omelette. Kasi nga, di ba sa bahay, may omelette kami. Ay, sabi ko ba, boss. Sabi ko, boss, magluto tayo ng omelette. Ha? Ano omelette? Nailahin mo ko lang pagbasa, nailahin yung puan. Sabi, the proper pronunciation daw is omelette. Language. Hindi daw sabi niyo, di ba, ome, yung pag, ano, pag spelling, omelette. Dapat omelette. Oh. Tinawanan ako nila, boss. Sinasabi ko tagas kanila, no? Mag-charge ako. O, sige. Okay lang. Mag-charge. Nag-vlog ka? Wala, siguro natin, wala na akong sa'yo. Aso. Napagod mo na akong bacon. Ano ba? Eh, natasligan ka na ikon.
ilagay mo pala siya dyan. Okay. Ano yung pangano mo? Ano yung... Saan yung ulo ni kahapon para ilitin natin? Sari side up yung ganahan or omelette? Okay lang po, sari side up. Napoy po an. Ah, sari side up na lang para mas bayos. Kao, tagpo an. Pitoni mo na? The liver cuisine and liver... Hindi siya pitoni kay... Maon ni Diritso, liver nasi. Oo, oh, liver. Kuan sa gamay, hindi ka na po, gamay. Oh. Sa way, gamay ha? Oo. Tumuro po an na. Sige. Pwede, lagay siya. Okay lang. Kumusta na? Mama, nasa TV na ako. Mama, nasa TV na ako. Mama. La, bumalik ka naman siya, oy. Ha? Bumalik ka naman to, oh. Nakita mo itong may ano, oh, sa screen? May pagano-gano, oh. Unsa man na? Nakita ni mo? Oo, unsa man na? No, nanon ko na ito pulok na pod. Nanon ko na. Nanasam ko na ito pulok. Diha, ibutan ko, mapindog. Diha, diha. Okay. Nalasa ko na ito slow. Dahil ito sa ulo na ninyo. Ako na po nang i-set na po na po niya ang setting. Pero, dili na siya taot. Dili, eh. Ako na ito slow na, na-on na siya na turn on na ako. Bulat ta? Sige. Kasi mo gusto na bulat ka itong malasi or at itong wala ka pa yung buli mo. Sige, gusto. Sige. Sige na. Ipalaw na niyo mo? Ha? Palaw na niyo? Oo. Oh. Itang ikamay. Taka mo dito ka niyo? Hmm. Yay! Harap ng fried rice with bacon. Kasi siya? Dara. Wow! Iba ka talaga. Matalaga si Mrs. Matalaga si Mrs. Napago ang bacon. Okay lang yan, eh. It's normal. Hindi ka na. Physical man ko. Buta kong aloe vera. Pagbalik na ko. Pagong na. May kape kayo? Oo, oh, magkape ka na o kape. Paano ba kasako ang kape? Eh, wala. Kunot ko itong Jacob Nemo or Nesta Pay, 3-in-1, wala ko. Kasi kung na lang, basta... Sunod, mabalik ko. Ah, okay, okay. Ako sunod, magdala na lang ko. Sato siya nga kape ni mo? Dili mo kung... Tuyako, 3-in-1? Yako. Hindi ko mga tuyako kung siwa 3-in-1 man, diba? Nesta Pay, 3-in-1. Ako, ito mga kape, Nesta Pay. Ano ba itong kape? Oh, nga nga, biyak ko ako. Oh, nga. Kasi, ako mabalay. Wow, masarap naman talaga ang pagkain ni Harvey. Harvey, thank you kaayo. Ara siya, oh, meron siyang ano dito, mga fruits, ayan. Orange at saka apple. At yun yung pagkain namin kagabi na barbecue. Ininit na lang po namin. Oo. At saka meron din kami ditong fried rice, no? Fried rice? Yeah. And meron kami itong liver kaiser. Anong tawag pa nito? Liver kaiser, bulad, itlog, sari-sari, at saka omelette. Filipino breakfast oil. Very Filipino and I love it. Because Filipino. Hala, di ka lang noodles? Noodles? Yeah. Ano mag-noodles man? What's about? Okay lang. So, ba, latimi or mag-hikanton, di ka? Okay na siguro ni. Okay go. Na. Ay, nakapag-stress tira rin na dire. Sige na go. Mga unta ka guys. Kain po tayong lahat. And of course, coffee. Hindi mawawala. Ako naman.
Hi! Kain tayo. Mag-pray ka? Go. That's his food, Lord God. Father's love, we pray. Amen. Amen. With an appetite. Aon ta ka, guys. Aon. Plain rice. Meri ko sa plain rice kesa sa ginisa. Yeah. Do, okay naman ang ginisa. Ay, try ko na lang din ang ginisa. Ay, hati-hati ko. Light, light. Ang kamera na ko ba tanaw, rago doon? Ganun man. Ay, kanang ko ano, linya-linya. Okay. Pansin mo? An appetite. Habis salamat ka ayuday. Bula jo ng tirahon noy. Makina mo po kira. Bina mo ta. Kalami oi. Thank you Lord. Thank you Lord for the blessing. Kain po tayo. Wow. Pang Filipino. Bulag mo. Kaunta. Kung sa'yo yung visa uli? Visa? Yun nga. Kung sa'yo kayo mga kuwan? Napanood mo itong vlog na ako nga nag-ano ko sa mga visa? Oo. Gugul po tanin mo eh. Ikaw, kung ikaw mong tanong, kung sa'yo may ma-suggest niyo sa kuwa? Kato, mamimik ko German. Joke, bitaw. Na. Dili po sa'yo, di ba 3 months ra yung visa? Ugmamin nyo kay German, unsa ano yung papangita? No, dude. Kada ganing, ang taon nito? Lain na po, uy. Di ba 3 months yung visa ko? Ano ba ang mag-process pa, di ba? Kasi kasal ka niyan. Hindi naman talaga kasal na may intimate. Civil na, inan. Yung po, munta ka lang, di ba? Pero pirma, punta ka sa may... Di ba, signapay lang. Para munisipyo ba? Anong taon nyo? Lain na po na nang magpakasal ka, din wala kay feelings, no? Dili ka... Dili, ang sabi na, marami nangyari dito na magpakasal ka lang. Dayon. Kunwari, hindi, kunwari. Busakpan ka? Hindi, usapin mo yung... Sino ang papakasalan mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam paano. Pero ngayon, may nabasa kami ni... I mean, si... Ito yung... Option 3 na sinasabi ko. Kasi, di pumunta kami ng Ostenda Bihorde, hindi ito binanggit ng lalaki nung nag-ano saan ng visa. Hindi binanggit to. So, ang ginawa ngayon, search mo, si Ove, meron siyang kakilala. Hindi siya friend talaga, pero kakilala lang. Eh, friend yung civil, yung hi, hello. At nagkapag-usap sila. Dati yung wala pa ako dito sa Germany. Itong babae na to, nagtatrabaho siya sa Ausländer Behörde or Foreign Authority sa main office sa Düsseldorf. Kasi ang sa Nordrhein-Westfalen kung saan kami na nakalog ka, di ba? May gano'n, Nordrhein-Westfalen. Kagaya sa atin ba, Mindan, Luzon, Mindanao, at saka Visayas. So kami, Nordrhein-Westfalen or NRW, kami. So, merong main office noon. Ang Ziegen kasi parang branch siya. Every city may branch ba? Maglagay sila ng Foreign Authority. So ang main office talaga ay nasa Düsseldorf kung saan nakatira sila at Jamari Kofersfan. Nag-email man yan si Ove. Nag-email man niya Oliver. Kakilala ko yung ano nagtatrabaho doon na main office yung report sa visa ba? May alam talaga. Bakit yung palay pa niya? Sabi mo, tako siya ka, guys. Ganun siya, oh. Dahinda yun. Tapos, nag-email sila. Siya, about ganito, sinabi ang situation ko, na 5 years na ako dito, nag-aral ako ng Osbildo and everything. Ang sabi man niya, yung lalaki daw, sa Ziegen, na nagsabi sa amin, ay parang, mali na yung sinabi sa amin ng advice. Mali yung advice sa amin kasi daw meron pa daw sa paragraph 19 di ba sa mga lolo o sa lumay mga paragraph 1 para. So ang paragraph 19 yung sa akin na pwede ako mag yung visa ko na Ausbildo ma-change into working visa. Oo, sabi ko, look, sabi ni Uwe, anong gagawin natin?
So sabi pa nung babae, oh, if you have anything na ma-help ko, just contact me. Hmm. Kasi nga, friends sila. Sabi ko, look, grabe ang connection nila. Basta mas kutuba. Yeah, see, there's still hope. O nga. Diba? God is good all the time, Ragyapo. Kaya basta, kahit may kunting hope, as long as meron kang hope pala. Yeah. No? As little as the mustard seed. Mm. Diba? Mustasa, diba? Yeah. As long as meron kang hope. Kuan lang. Salig lang ba? Oh, of course, as human ka nang naang normal na naoy nga ma-down da yung ta, daghan kahit ang mga what ifs, na na kay, of course, ka nang... Tawa naman, pa, because kahit normal, it's normal. Kahit normal na naoy. It's easy to say, ah, okay na na, eh, ganun. Kasi, pero, wala akong situation nun. Mm-mm. If you are in my shoe, iyak na lang talaga. Kuan naman na siya, normal naman na siya as human, pero dapat diligid mo wad ang hope ba? Na imbis na mag-overthink ka dira, mag-una sa kaglaing solusyon ba, mag-overthink ka, mag-stress ra ka na, mawad-an na yung kagana. Ay, asabi ko ni Owen, itong babae pala, pwede siya mag-email or kontakin niya ang Zigen, kasi siya yung sa main office sila, diba? So alam talaga nila na kontakin daw nila ang Zigen. Doon, ikaw, usbil doon, buya ko. Kung kontakin nila ang Zigen para matulungan ako sa ano ko ngayon. Sa problema namin. Kaya sabi ko, so ano gagawin natin ngayon? Tatawagan na natin? After the vacation, August kami makauwi kasi, di ba? Makabalik dito sa Germany. After niyan, yan na yung next nating tatrabuhin ulit. So, kukontakin ulit natin yung babae sa Zigen. At saka... Babae ang dito, di ay? Sa Zigen, ay, sa ano pala, Dusseldorf. Tapos, nalalaki na dahil sa Auslander Bihorde. Babae yung tatsada, tubutan to. Babae lang sa una. Tubutan to. Muti nang hatan na kong 3 years. Wala naman siya, God. Wala po. Minyo na siya. Tabawang kasal ba? Tapos lahi na po yung trabaho. Hindi ay. Mas simpatish mo, God, ang babae kaysa sa lalaki. Ang babae, kasi ang babae no yung makipag, ano talaga ba, makipag-simpatsya. Lalaki doon. Yun na talaga. Wala. Parang, kasi siya, bago pa lang. Wala pa siya masyadong idea. Baka si bata pa. Wala masyadong experience. Good life po. Ang tanin niyo. Granig ko, ah. Pilipinas. So, ngayon yung trabahoy natin. Sana, and I hope and pray. Oo. God is good, Oli. Naaran nga. Matabangan ra ka. Basabutan nga tao. Matabangan yun na sa Ginoo. Laoy. Yeah. Promise. Wala ba kayo gagawin na mabait ako? Naalang dyan yung mga apart raman na yung mga struggle kayo para itest imong faith ba kung asa yung taman imong faith. Naalang man na. Kay, wala po yung challenge kung wala yung struggle. Sabi diba? Daw, may nabasa ko sa ano, na kapag ang tao na walang problema, it means walang Panginoon. Mm-hmm. Ang tao na walang problema, walang Panginoon sa buhay. Kasi kung walang problema, di ba? You will not draw near to God. Oh, wala lang. So wala akong problema. Lang, oh. Bakit ako mag- wala akong problema? Bakit ako maglinis sa kanya? Okay lang naman yung ano ko. Buhay bakit ko. Bakit ako tatawag sa kanya? Kahit wala naman akong kailangan. Ganyan ba? Kapag may problema ka, it means malapit ay sa Panginoon. Minsan kasi, yung mga problems and struggles is to test our faith ba? Ano? At calling na din ba na you cannot do all things without God. Ganun. No man is an island. Yung iba kasi, lalo na pag ano na yung buhay, nakakaginhawa na nakakalimot na sa Panginoon. Mm-hmm. Talaga. Pero part naman yung mga struggle, pero part din yung ma-down tayo kasi human lang naman. Ganun. Hopefully, that would, no? Another solution ba? Yeah, ano kayo? Update ko kayo. Nakakasad si Howie. Nasad ganit si Howie. Nasuko. Sinabihan mo? Oo, nasuko. Bakit siya nagalit? Kasi, bakit 3 months lang yung binigay? Sabi niya, 3 months lang yung binigay. Si Oli, nag-ano lahat ng papers, kumpleto lahat. Pero pag yung ibang mga foreign from refugees, wala. Hindi kailangan ng passport, hindi kailangan. Galit na galit si Howie. Sinabihan niya yung friend niya. Look, Harvey's friend. Maybe he needs to be refugees and then he get more
kuan visa. Tapos may pera pa buwan-buwan. O may pera pa buwan-buwan yung mga bunong ganun. Galit libre. Galit si Hawi pag sabi ko. Na, galit din si Uwe. Sabi niya ganyan talaga ang ano, ang government ngayon. Kaya sabi ko sa iyo, hindi lahat ng government ano. Yun ang sabi niyo. Ito si Uwe, sinabi niya talaga doon sa lalaki. Siya, bakit yung mga tao dito pumupunta dito sa inyo para manghingi ng pera? Diba, yung refuse binibigyan ng monthly allowance ng government. Tapos yung apartment, libre pa. So, meron pa siya mga damit-damit na, ano yun? Sabi na ni Hamid. Sabi niya, bakit sila? Mulas lang papel, walang visa. Pero, binibigyan, makastay sila dito. Binibigyan pa ng pera na, ito si Oliver. Hindi nanghingi ng pera sa government. Kaya na nagtrabaho. Nagtrabaho siya, nagganang in everything, complete ang papers, pero di yung binibigyan ng ano. Pinapahirapan. Yan yung sabi ni Hami. Sure, totoo talaga yan ka, guys. Super, yun yung galit na galit yung si Buskot. Yan yung reaction niya kaagad. Bakit 3 months lang? 3 months is nothing. Super. Sabi ni Hami, 3 months? Tapos yung tao nagtatrabaho dito. Ganun. Pahirapan pa, pero pag yung iba daw, ano sabi ng friend niya? Yun, galit din. Alam mo naman yung mga German, gusto nila ng ano, rules, pero dapat yung equal ba? Hindi talaga equal ngayon. Ngayon, iba na talaga. Maganda ang rules ng Germany, pero abunso, ay sometimes, ano, para bang iwan ko? Hindi, yan yung na-feel ng mga German ngayon. Kasi, example, sa Haisong, parapig pataas, ganon yung... Hindi nila iniisip ba yung ano, yung situation ng German. At ngayon pa, di ba may motor girl, mother, oo. Yung pera kapag mga anak ka, may pera ang pera sa bigyan ng ano. Mm-mm. Ngayon ay nasa Senado na, napaliitin na doon ang kita. I mean, paliitin na doon ang buwan-buwan. At pati daw sa... Yeah, Eltern Girl, yung sa peres ng yun. Sabi ni Uwe, tinanong ko sa Uwe, ano nangyari sa Germany? Bakit, di ba ang daming pera? Bakit? Din, naubos na lahat dahil sa kakabigay sa sabi war. Niya, Oliver, kunti na lang pera na sa Germany kasi binibigay dun. Hindi naman masama tumulong, pero enough, dapat enough. Ano ba, balance ba? May limit ba? Iba kasi ang Germany, kung tumulong, grabe, yung ibang country, hindi nga tumulong. Hindi grabe yung tumulong ang Germany, tapos tayo yung kawawa. O yung mga... Yung nagbabayad ng tax. O yung... Before, ay okay pa kaitanan. Pero okay na mag-iapon ng mga rules, pero... Usahay ba, murag, ma-feel sa mga citizen ba nga mas more pa ang treatment sa other citizens kaysa sa nila? Nasuko si Hawi, pagkabalo niya, 3 months ra. Gisend niya sa iyong friend, nagyaw-yaw siya. Tanawa. Taas kayo siya, yaw-yaw. Yaw-yaw din siya. Sako na po siya sa gobyerno. Hindi siya ganahan anang na yung mga kanang maapi-apil. Ay, no? Kanang makuan ba nga? Lisurun ba? Pati si Oves, sako kayo. Iyan yung sa lalaki dito sa ano. Sa baka sila, binibigay yun ng pera, binibigay yun ng ano, walang... Kaya, no. Si Oliver hindi nahingi ng pera sa government, nagtrabaho yan siya dito. Hindi yung binibigyan. Galit pa si Oves. Yung lalaki, wala talaga tayong magawa dyan. Yan ang sinabi. Kasi sabi ko ni Javi, kailangan siya mag-ano ng working visa, pero kailangan pa niyang bumalik ng Pilipinas. Galit na galit. Sabi, bakit kailangan pa niyang bumalik ng Pilipinas? Nandito na siya sa Germany, dito na siya mag-process ng papers. Oo nga, yun na. Sabi pa ni Ovi, oh. This is vanzin. Hoy, sabi niya, hindi namin gagawin yan. Ano yun? Abalaw na kami, pauwi namin sa Olivia doon, tapos mag-process lang visa. Bakit tapos dito? Si Howie din, takot din. Kasi alam niya yung pag-process ng papers namin. Si Ovi din, natakot, na-trauma ba kasi dahil dati. Sabi niya, para sa mga tao na hindi alam yung mga process, yung akala nila madali lang umuwi ng Pilipinas, you need to wait again, years again. Tapos yung ano ba? Appointment pa. Di ba, agad-agad makakuha na appointment. Yung fears mo ba na, yes, ay, murag, sure na ka nga ka nang naang, matagaan lagi ka working visa, kayo na na, madali rin na ma-approve. Pero wala pa yung kabalo sa kuwan dito sa embassy, kay Usay, Lisudlis, Rumbi, ay apunta. Kung buang mo dyan. Munang mahadlok yun, ang German mahadlok, gani. Ako din magalit na. Pag ingon galit niya, nako ni Hawi, si Hawi, siya, ha? Kinahalan po mo, balik o Pilipinas? Dili, pwede dili na lang mag-process. Dili mo siya nung nabaw. Dili mo ba dito, mabilis lang? Huwag ganun, kulbaan sila sa Pilipinas, kaduwin.
din naman gusto na experience po. Hindi po na tumoblame ang mga German ba? Pati si boss, experience yung ako ba? Yung dati nag-walk na visa. Kay, sayang ba po ng mga kwarta. Kay lahi ba ang mga German diri kayo ba? Kay sila heavy. Walay sa walay uras nga sayangan. Mm. Si Hawi di gay mapundo sa balay kung may mga extra go. Ayan na ba? Kay sayang mo na. Sayang ang kwarta ba? Nagkamahal na ka na. Basta hopefully, i-work na ninyo dayon pagbalik para dili na ka mag... Ayun sa pag-overthink ka ron. Enjoy sa iyong vacation. After, no, after vacation. Stress, okay ra na. Pero karon inspanin sa... enjoy it. Enjoy sa enjoy. Thank you, Harvey. Usahay, Rabia. Uwi na ako. Uwi ka na ka. Tapos ka na kumain. Tara na. Andiyan na si boss. Ihatid po daw ako ni Boss Kuan daw ka. Ihatid ko. Tawag nito? Kukunin? Bye-bye. Salamat kay Harvey. Bye-bye. Ha? Salamat kasi mo ang pag-ibay-ibay. Baboots! Baboots! Asa ma si Boss? Dito na ha. Dito sa katong giparkingan ba? Dito sa Picas. Dito biya siya mo adito. Bye-bye! Bye-bye. Thank you. Hala, akong charger na, dra. Enjoy your vacation. Thank you. Asa na si Uwe? Ha? Si Uwe ba nawala? Ana ma siya nga, ni parking siya, ni backing. So, hintayin po natin si Boss Kuan. Sabi niya, tumawag siya, andito daw siya, pero di ko alam kung saan. Ang sabi niya, nag-backing. Ay, ayan na siya. Salamat, Harvey. Bye. Yan siya. Bye-bye. Enjoy your vacation. Bye-bye. Thank you. Hello. Tune in or lang. Hello. Si Pus. So, hello! Hello! Gestern, du hast mich gefahren, dann nochmal heute. Ja, ich weiß nicht, wie du das abrechnen möchtest. Wie viel alles. So, kapunin natin niya tayo. Ngayon, kukunin naman tayo. Ich hoffe. Hatid sundo. Liebe Gagas, malagan, hatid sundo. Wala, umuulan po ngayon. Kannst du mal da bitte? It's raining. Komm ich da vorbei? Ja, ein bisschen, ja. Ja. Scheiße, mit der Park. Wo ist denn der Platz, wo das Schützenfest war? Da oben. Man muss da unten reinfahren, oder? Da unten, genau. Bist du? Nein, das ist nur, weil gestern kamen mir ja da Leute entgegen. Ja, nein, da kam ich. It's raining. Was habt ihr denn gemacht gestern? Danke, Uwe. Danke, Ove. Busko. Bitte manjat. Dito na po kami ngayon sa bahay at saka umuulan po ngayon. Oo. Huh? Umuulan. Uy, andyan si Andy, oh. Naghihintay. La. La, 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 la. Pero hindi namin ma-open kasi po sirado dito. Sirado sa loob. Ano siya? Saan yung tagat? Nabisay. Andito tayo sa kwarto. Mag-prepare po tayo. Mag-impake po tayo kasi po today, mag-impake kami kasi tomorrow ay alis na po kami, magbiyahe na po kami going to Norway. Mm-mm. But I think tomorrow dapat makarating kami ng Flensburg, tapos Flensburg to Denmark kasi from Denmark. Yeah, I think from Denmark sasakay kami ng barko to Norway. Oo. From Denmark. Yeah, yun yata. But so, mag-prepare tayo. Nag-impake na ako. Ito yung mga dadalhin natin. And, yung mga dadalhin po ka guys, namin, ay more on, ano kami today? More on jacket. Kunti lang yung dadalhin namin ng mga t-shirt. Kasi daw, sa Norway ngayon ay medyo maulan-ulan at saka malamig. Nasa 19 temperature or 19 degrees lang po sila. Unlike dito ngayon sa Germany na
mainit na siya. And sabi ko pa, yeah, dapat 'di ba ngayon ay summer na, bakit ano malamig doon sa sabi na, di namin alam din ulit pero mo kaming tanungin. Kasi nga sa Norway ay medyo malamig-lamig, no? And yan, ito yung ano natin, mga briefs natin at mga dadalhin pa natin. Kukunin ko lang doon. Yan oh, nilagay ko na pala doon oh kasi more on jacket tayo. But magdala pa rin kami ng mga t-shirt lang and shorts kasi baka may araw din doon na nakaano lang kami ba na summer or yung baka may araw na mainit siya so makapag-short tayo. So dala din kami ng or magdala din ako ng parang ano, jacket na for ulan. Parang raincoat, parang ganun ba? Kasi tomorrow, dire-diretso na kami. Tomorrow, may guest kasi kami, but tomorrow, after ng guest na mag-check out, alis na kami. Hindi ko na gagawin ang hotel rooms kasi si Martina na po ang gagawa noon. Ito yung dadalhin ko ng mga jackets. Uwe? Yeah. Uwe's do? Yeah. Yan. Mga... Ito yung mga jackets ko. Ayan, yung mga t-shirt ko lang yun. Ayan, dun lang. Kasi marami naming dadalhin ngayon. It's because 4 weeks po kami sa Norway. Yes. You heard that right. 4 weeks po kami na aalis. Isang buwan din kami, no? Kasi sila boss. Bumili man ng mga briefs sila boss kasi hindi man kasya. Ay hindi. Ano ba? Bumili sila ng marami pang briefs. Tsaka tinanong din ako kung yung briefs ko ay kasya siya for ano, for 4 weeks. Sabi ko hindi. Sabi, binilhan din ako nila kagamit. Buti lang, kalibri pa tayo, no? Ito ang jacket. Punta tayo sa buwan ng pila. Yan si boss. Das kann man nicht wahr, das gibt's wieder. Tinanong ko si boss ba kung saan ko ilagay yung mga jackets ko. Ayan kasi yung mga jackets ko. Sabi niya, doon daw sa copper room. Tinanong ko siya ulit, saan? Sabi niya, sige nga, ako na magdala. Siya yung nagdala. Ah, okay. Dito pala siya ilagay. Und das ist, das ist alles für euch. Das ist, ja, da ist auch noch Platz für anderes. Aber hier kannst du was reintun. Ja! Oh, machst du da? Ha? Machst du denn da? Oh. Alles macht er da. Guck mal, da geht er nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist nicht. Yan, so. Hindi na ako magdala naman. Yan yung mga jackets ko. So, hindi na ako mag, ano, no. At least, malalaki kasi ang jacket at mabibigat. Kaya kailangan dito siya ilagay. Unlike sa mga t-shirt lang na pwede natin siyang matupi. Tiklop, no? Ayan. Das sind alles meine Jacke. Das ist okay? Ja. Ich habe keine Winterjacke, no? Und dann mein T-Shirt. Und dann mein T-Shirt ist hier auch. Genau, T-Shirt. Sind auch noch rein, ja? Ja. Mein Hemd, meine ich. Fallen auch innen rein, wir haben innen auch noch Platz. Na? So, ito yung mga jacket natin. Ja. Ja, so dritt, der Hund muss auch noch seine Sachen haben. Ito daw ay para kay Andy lang to, para sa aso. Ito yung para kay Andy lang. Das ist Oliver. Strümpfe. I can put my... Socken. Ja, Socken. Genau, ja. My Socks. Socks, dito sila yun. Und da hier, da, dit hier. Da kannst du auch noch reintun. Da kannst du auch noch Sachen reintun. Hosen und sowas. Ja. Auf die rechte Seite. Hier? Rechts. Ach, hier. Rechts ist da. Rechts, das ist links. Das ist rechts. Ah. Ich habe gesagt, hier. Ja, nein. Da ist noch Platz oben. Da kannst du noch was reintun. Du musst gucken, was da reinpasst. Ah, die Tonne ilagay. Links aber das ist unten. Alles Handtücher hier. Links ist auch noch. Ja, für uns alle. Die Handtücher sind ja für uns alle. Es gibt oben. Keinen Platz mehr. Ah, ich hab nur Lust. So. Mach überhaupt nichts mehr.
Ngayon, sa mga medyas na naman tayo, tingnan nyo po kagas, ang dami pa. Dami ko palang medyas. Oh. Dito ko kasi nilagay lahat. Mga medyas natin for winter, medyas natin for summer, medyas natin for spring, and everything. So, ngayon, maghanap tayo ng medyas na ayon sa weather. Diba? Okay. Baka magtanong po kayo, bakit ang dami kong medyas, no? Baka magtanong po talaga kayo, no? Most of my mga medyas dito ka, guys, most of them ay binigay po to mga regalo. Ayan. Regalo ni Buskuan, Buskuto, regalo ng mga friends, regalo ng ating mga ibang followers. Ayan, o. Kagaya nito, itong Tommy. Tommy Hilfiger. Galing to kay Ate Yuli. And iba pa, ito kay Buskuto. Galing kay Kinabos, regalo sa atin ito, marigalo nung para sa winter. Ito, yung binili ko po dito ng mga medyas ay kunti lang. Most of them, at nilagay ko na rin ibang medyas ko dito, ayan o. Medyas ko yan, at mga briefs ko, ayan. Most of them ay binigay, kaya thank you kayo Lord. Thank you everyone sa pagbigay niyo po, ha? Ayan. So ngayon, maghanap-hanap talaga tayo ng mga medyas para everyday, ay magpalit-palit tayo ng socks, hindi yung ulit-ulitin natin, di ba? Hi ka guys, tapos na po akong mag-impake, so yung mga shoes na lang ang ilalagay ko doon, so shoes na lang, and yeah, tapos na, andun yung mga briefs, mga t-shirt at yung suotin natin, yung iba pa at mga pants, andun na siya lahat, so sapatos na lang andyan, oh, yung ilagay natin later, ayan. Kasi si Buskuto po ay mag grocery muna siya para dadalhin din namin tomorrow. So, tinanong na din niya ako kung ano nang gusto kong ipadala. So, sabi ko, ipabili, sabi ko rice. Because rice is life. Kasi magdala din ako ng rice cooker para makaduto tayo doon. And, ngayon, meron tayong box dito. Ayan, i-open natin to. Unboxing ang bigat. Galing po to kay Ate Yuli Stefan. Ate Yuli, maraming salamat po. Ate Yuli, super bait. Palagi tayo binibigyan ng mga pang-unboxing, mga regalo. Kasi naalala ko, i-open na natin to. Naalala ko nga, nag-ano siya dati ba, nung nagbili ako ng wine, or rosé pala, doon sa river. Napanood niya yung vlog na yun. Sabi niya, oh, sana sinabi mo sa akin, Oliver, na gusto mo pala ng sect or champagne or rosé. Kasi nakatira kasi si Ate Yuli ngayon kung saan yung ginagawa yung mga wine dito sa Germany. So, doon siya malapit. At saka, I think doon siya nagtrabaho din. So, bibigyan daw niya tayo. So, i-open po natin ngayon. And anyway, may kwento pala ito. Kasi kanina to dumating. And then kanina, andun tayo kina Harvey pa, di ba? Kanyang umaga. Kinuha pa daw to doon sa... kinuha to doon sa DHL office. Dito sa Balaspe. Ang binigay lang dito sa amin ay yung yellow paper. Sabi ni Egbert, nakakatanggap sa kanyang umaga. Sabi niya, hala, kay Oliver Cagas. At hindi man pwedeng makuha natin. Hindi lang pwedeng makuha kung hindi ako mismo kukuha, diba? So, ang ginawa doon, may paper na nagsulat si Uwe na ako si Oliver. And then, binigyan ko ng consent si Egbert na makuha niya to. Kasi nga, kung hindi natin ito makuha namin, kasi bukas kasi, it's Sunday, so magbabiyahin na kami papunta na ng Norway. So, kailangan kunin natin tomorrow, ngayon, kinuha nila ito kanina. Sabi niya kasi nga, mag-close na yung ano. So, kunin na nila. Kasi, mag-close ang DHL pag Sabado, hanggang alas 12 lang, noon. Kaya kinuha nila, ngayon na. So, open. Ayan o. May papel pa sa Yuli dito. Sabi niya ito, Dear Oliver, sorry for the late sending what I promised to you. Vine and sect, sabi niya, nagkasakit ka ko. Then when we go to Italy, nalimutan ko naman. But now here, cheers. Love, Ate Yuli. Thank you po, Ate Yuli. Ayan, may papel siya dito. Wow! Grabe. Noong. Ito ka guys, oh, mga sect. St. Martin. Ito, Cabernet Sauvignon, Rosé. Ito, Rosé siya. Hala, merong 6 na ano, bottles. Ito naman ay red wine, wild. Red wine. Tsaka, ito naman ay Cabernet Sauvignon. Same sa at ng isa. Meron pa isa ito.
paid Burgunder red wine, red wine. At saka ito ay Riesling white wine. Ito. Wow. At ito din ay Chardonnay. White wine pa rin. So, 6 lahat. Thank you, Ate Yuli. Sabi pa pala ni Busko to kayo na, Oliver, meron kang package. Ano pala yun? Sabi niya, feeling ko, Oliver, mga ano yun, mga wine. Kasi nga, ginaganong-ganon nila na, ano nila ba narinig? Siya, oh, wine talaga yun. Galing pala to, Aufgebaut. Ginawa sa Heringot Saint Martin. Ayan. Oh, wait, thank you, Ate Yoli. Ate Yoli Stefan at Kuya Gerhard. Thank you so much po nito. Titirahin namin to pag-uwi. Oh, dito lang yan. Kasi nga, ang red wine ay mas masarap pag matagal. You find like a red wine. Fine like a wine. Ganon. So, thank you, Ate Yoli. Uy, salamat kaayo. Itago ko tong isa para huwag kayong maingay. Para kapag mag-isa lang ako dito, ako magtagay-tagay nito. Hindi, okay? I will share it everything. Tubos ko to, di ba? Kasi I know na hindi lang to for me, but for us, kung sino kasama ko sa bahay, di ba? So, ka guys! And Ate Yoli, thank you so much. God bless you po. Sana makita tayo very soon, Ate Yoli. Ate Yoli, mag-invite ka sa... Ate Yoli, mag-visit ako sa inyo soon, okay? Diyan ako. Mag-visit po. Sige na, good. So, ka guys, I'm going to end this vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, and subscribe. Ka guys! I'm so excited na mag-share sa inyo sa aming travel vlog soon. Kasama sa Buskuan, Buskuto, at saka si Andy to Norway. I'm so excited to share it to you, ka guys. Opo. Sa mga aming tanawin sa Norway kasi it's my first time. And yeah, and gusto ko din ang first time ko ay ma-share ko din sa inyo, di ba? Mas maganda yon para maging, content ba? Mayroon tayong mga ibang vlogs or views na ipakita sa inyo. Diba? And I hope the internet there, diba, ay malakas para makapag-upload tayo. Ka guys, I'm going to end this vlog. This has been Oliver Kagas and then, cheers!